Ayan guys, ngayon ang gagawin ko ay gagawa ako ng carrots cupcake. Medyo gabi na dito. Ay, hindi pa naman gabi, ano, mag 20 minutes so, to 6 ng gabi. So, medyo malamig ngayon kaya nakamahaba ako ng damit, mahabang manggas. So, gagawa ako ngayon ng carrots cupcake. At ang gagamitin ko lang dito ay flour, syempre. Carrots, tapos tubig kasi wala akong fresh milk, nakalimutan kong bumili. So ang gagawin ko dito, ang gagamitin ko dito ay tubig tapos oil. So yun lang ang ingredients na para sa aking carrots cupcake, guys. So ano ngayon, Sabado, so bukas wala akong trabaho. So naisipan kong gumawa ng cupcake. So tara guys. See you. One eternity later. So guys, simulan na natin ang pagluluto ng cupcake. But bago ko ito gawin ay ipapainitin ko muna yung aking oven. So kasi hindi pwedeng ilagay ang muffins kung hindi pa mainit ang oven. So ilagay muna, ay painitin muna natin. So i-on muna natin. At ang temperature ay i-max ko muna ngayon para mainit. At mamaya kapag ilagay ko na yung muffins ay ililipat ko siya sa 200 degree. So ito yung flour, ito yung flour. Tapos ito ang gagawin kong takalan, yung tumag na to. So ang gagawin ko dito ay apat na cups na flour. So flour. Dalawa. Tatlo. Apat. So, dito ko tinakal yung flour. So, dito ko rin itatakalin yung oil, vegetable oil. Tapos yung tubig, dito ko rin siya tatakalin. So, alisin muna natin itong flour na ginamit ko. Itabi muna natin. So, bali, ang gagamitin ko lang dito ay tubig, oil, at saka itong grounded na carrots. So alisin natin yung ano, yung kasi may ano, may flour. So takalin natin dito yung oil. So pwede, ay muntik na. Bali isang cup na oil. Ayan guys, bali isang cup na oil. Tapos isang cup din na cold water. Pero bago natin ilagay yung tubig, i-mix muna natin itong flour at saka yung oil. Kapag nilalagay nyo yung tubig, dahan-dahan lang, wag lahat-lahat kasi para hindi siya maging malabnaw. Tapos, kapag alam mo nang hindi pa sapat yung tubig, dagdagan ng konti. Dahan-dahan natin i-mix. Ilagay natin yung tubig.
lang yung isang mug na tubig. So, dagdagan natin ang kalahati. Kalahati. So, ilagay na natin yung grounded na carrots. Gusto ko maraming carrots. So, bali, apat to na katamtaman yung laki. Medium size. 4 carrots, medium size. Pwede kayong gumawa ng kahit anong flavor. Ang technique lang sa paggagawa ng muffins, kapag yung mixer nyo, inangat nyo ng ganito at nahuhulog yung minix nyong flour. So, ibig sabihin yan, tama lang. So, huwag nyo nang dagdagan ng tubig, huwag nyo nang dagdagan ng kung anong liquid. At saka, kahit dried, kahit halimbawa, flour, huwag nyo nang dagdagan. So, tamang-tama lang yan. So makita nyo, pag inangat ko yung itong mixer, nalalaglag yung nahulog siyang kusa. So ibig sabihin yan, tamang-tama lang yung tubig, tamang-tama lang yung oil. So hindi na kailangan dagdagan pa. So ang gawin lang natin ay ilagay na natin sa form na cupcake. Sa form ng cupcake. So yan, nagkukusa siyang walaglag. So bali, ang nagamit ko dito sa apat na ganito ay isang oil, isang cup na oil, tapos 1.5 na water. Kung wala kayong fresh milk, pwede naman water. So, ito lang ang ingredients na ginamit ko. At tingnan natin ang resulta mamaya. So, ilagay na natin yung ano. Alisin muna natin dito. Sayang. Ayaw ko kasing nag-aaksaya ng pagkain. Ayaw kong nagtatapo ng pagkain kasi maraming nagugutom sa atin. So, salamat tayo dahil kahit papaano. So, itabi muna natin at kukunin ko yung form ng
mahilig akong gumawa ng ganito kasi pag sa umaga pwede nang kahit kape lang, tapos ito, dalawang ganito, okay na. O kaya tea, yan, okay na. So, kaya pag wala akong trabaho, ito yung ginagawa ko, gumagawa ako ng minsan donut. Sa susunod, donut ang gagawin ko. So, ito, nailagay ko na yung cupcake na form. Ayun, ilalagay na. Pero kukunin ko muna yung panlagay ko sa dekorasyon. Meron akong nilalagay na pang dekorasyon. Ay, hindi ko mabot. Ang taas kasi. Lalagay ko sa ano, pagkatapos kong ilalagay, ilagyan ko siya ng dekorasyon. So, ilagay na natin. Sa susunod ang gagawin ko donut. Donut na chocolate. Sobra siyang malambot na donut. Parang yung mga binibenta sa ano. Parang yung mga binibenta diyan sa donut shop. Madali lang naman gumawa. Basta marunong ka lang mag-estimate kung wala kang halimbawa hindi mo alam ang sukat. I-estimate mo lang yung pagtimpla. So, ito. Ang aking carrot cupcake. Mayroon na akong ginawang cupcake dyan, yung blueberry. Yung blueberry na cupcake. Maganda ang blueberry sa katawan. Ay, sayang nito, oh. So, kasi pag ganito ang pagkakatimpla ng muffins, malambot siya mamaya pag naluto. Hindi siya matigas kahit pa hindi mo siya balutan. Kasi may mga muffins na pagkapag hindi mo na binalutan, kinaumagahan matigas. Kasi, mali yung pagkakatimpla nun pag ganun. Malambot lang kapag mainit. Pero pag malamig na, matigas na. So, ibig sabihin nun, hindi tama yung pagkakatimpla nung harina. Kumbaga, kung hindi, nakulangan sa tubig. Ay, sumabit. Ayan, sumabit siya. So, nalagyan na natin, pero aalisin ko yung
Kasi pag hindi ito inalis, mamaya pag ano, sunog, mahirap pa linisin. Tsaka para maganda tingnan pag walang dumi yung niluluto. Kaya nga ako kapag nagluluto, kapag meron mga talsik, punas ako ng punas. So, ayan na siya. Lalagyan natin siya ng toppings. Toppings. Sa umaga kasi pag ano magtitimpla lang ako ng kape kahit walang asukal yung kape okay na kasi ito matamis. Matamis naman to. So ayan. Ay, nalaglag na sila. So ito, ito. So, ilagay na natin sa oven, pero babawasan ko yung temperature niya. Gagawin kong 200. So. So, papatuloy natin tong ano, kulay puti naman. Kulay dilaw yun eh. Sayang. So, ilan pa kaya to? Apat siguro o lima. Guys, huwag nyo palang kakalimutan na i-like, subscribe, at i-click nyo na rin po yung aking, i-press nyo na rin po yung bell button para po sa mga susunod kong video, ma-notify po kayo. Mahilig po akong mag-luto-luto kasi po nagtatrabaho ako sa restaurant, kaya ako yung chef doon sa pinapasukan ko, kaya nadadala ko dito sa bahay yung ibang mga niluluto ko doon, makatulad mga ganitong cupcake, muffins. Muffins kasi sa Swedish, so minsan nakakalimutan ko. Cupcake na, so nagluluto rin ako dito sa bahay para nga
itong almusal sa umaga kapag talagang tinatamad ka. Minsan pag day off mo, halos ayaw mong kumilos kasi para makapagpahinga. So ito ang ginagawa ko. Gumagawa rin ako ng muffins dito. So, niluluto ko. Mga niluto ko yan sa restaurant. Kahit yung nagtatrabaho pa ako sa Thailand restaurant, yun, niluluto ko rin dito sa bahay. Kasi namimiss ko rin yung mga ganong pagkain. Naging cook din ako sa Thai, sa restaurant ng Thailand. Kaya, nadadala ko dito sa bahay yung mga pagkain ng ganong Thailand, niluluto ko rin dito. Bakit ko ba inano yung yung kutsara, kailangan ko pa pala. Pwede nyo itong gayahin, tapos pwede nyo itinda. Napakasimple lang gawin, napakasimple ng ingredients. Basta alam nyo lang kung paano timplahin, yun lang. Ang importante dito yung kung paano mo timplahin para maganda ang kalabasan niya. Kasi kapag hindi ka marunong magtimpla nito, pangit din ang labas. Hindi siya aalsa masyado, hindi siya magiging malambot, yung parabang sponge cake, yun. Ayan, simutin ko. So, ayan na. Alisin natin yung sumabit. Lagyan din natin ng toppings. Ibang kulay. Pink saka puti. Pink and white. Itong ating toppings. Para maganda naman yung kalimutan ko na. Para maganda tingnan. May toppings siya. Kumbaga asukal to eh. Asukal na may kulay. So, ito siya. Tapos, ilagay natin. So, natin dito kasi nalaglag yung mga sukal. Ibabad muna natin ng konti tapos maya maya hugasan natin.
So guys, kung nakikita nyo yung a few moments later. Tingnan natin guys kung luto na. Nakikinig ako ng kitikla, baka makopyright. Bigyan ng oras. Baka makopyright tayo. Wow! Tingnan nyo na. Napakaganda. Tingnan natin kung luto na nga. Kapag wala ng masama-sa yung pinang titingnan nyo, ibig sabihin nun ay luto na. So ito medyo siguro mga 3 minutes pa. So hayaan muna natin mga 3 minutes pa. A few moments later. So ito na guys yung aking cupcake at ililipat na natin dito sa malaking plato. Let's transfer here to the big plate, the muffins ay the cupcake. Still little bit hot, but it's not so hot. It's not so hot. Little bit. See how nice. Very nice. It's very soft. So what I only use in this flour, water. Supposed to be fresh milk, but I don't have fresh milk. So water, oil, and carrots. The grinded carrots. And I put sugar toppings, the one have a color, sugar color. So beautiful. Mmm. Yummy. See, it's very clean the form because I removed the one drop. So this is the extra. Wow, so it's really nice. Oy. That's the muffins. Beautiful. See, and tomorrow we have fruit. We have breakfast, tea or coffee, and fine. So when I'm eating a cupcake, I'm not using sugar because this is sweet already. Sweet already. This is sugar, the one in the top, this is sugar. So, wow. Let's open one. This one. See, guys. Oh, still so hot. The muffins is so soft. So, let me call. So, it's beautiful. So, guys. Please subscribe my channel, like and subscribe, and don't forget to click the bell button for more update and for ma-notify po kayo sa aking mga video ang i-upload. So thank you so much guys for watching. Bye-bye.